pa rin ang pamamayagpag sa mga surveys ni BBM. Pero wait lang, ang sinabi ng Publicus, pwede daw makahabol si Lenny Robredo? Meron daw paraan. So, let's watch this. So, ginawa, nag-ano ako guys, nag-tabulate ako nung Eme. Sakit. Nung Eme, nung yung mga public surveys, nakuha ko po yung detalye po from Q2, yung pahayag Q2. So, second quarter po ito nung last year. Q3, third quarter. Q4, ito yung December na minimension kanina. Tapos yung February at March, ito na yung tracker. Ito po, ginraf ko. Mapapansin nyo sa una, mabababa lahat ng numbers nila. Ayan o. Mabababa lahat ng numbers nila. Kasi po, noong Q2, ang dami pa po mga pwedeng presidential balls at hindi pa sila nagpa-file ng COC. Actually, sa Q3, ito yung right after filing ng COC. So, na nag-file po ng COC, biglang boom, lipad yung number ni Bongbong Marcos, and it's been there ever since. Actually po, pataas pa po ng pataas, spaghetting pataas. Si Lenny naman po, flat. Hindi nyo ba nakikita guys? Flat na flat. For ano na to guys, since October. October, November, December, January, February, March. For 6 months na. Basically, actually kung sasama mo pa yung buong Q3, for 8 months or 9 months, flat ang number ni Lenny. Yung case ko, essentially flat din. Yung kay Lacson, medyo umangat ng bahagya. Itong green kay Lacson eh. Umangat ng bagya, kaya lang, considering naman po na sobrang dulo na niya sa listahan, it won't matter anymore. So moving on, nakakaaliw yung sumunod na part. Batay po dun sa mga numbers na ito, batay po sa mga numbers na makikita sa tracker 2 at saka tracker 1. So ito yung March at saka February. Kasama na rin po yung fourth quarter pahayag survey. Sinasuggest po na ang mga presidential preference ay nanatili pong steady. Pirmi lang. Ayan o. Pirmi. Nakita nyo? Pirmi. 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 Sinasabi ko na to ilang linggo na actually. Wala pong significant po na pagbabago ng suporta ang nakita sa tatlong survey na ginawa po ng Publicus deep into the 2022 election season. Pag kinumpara daw natin po ang mga resulta nito sa mga survey numbers ng mga presidential candidates ng 2016, masasabi po na ang 2022 presidential race ay far less volatile kesa roon sa 2016. Eh, tama! Di nyo ba yung hirit ko kahapon sabi ko, alam nyo yung 2016 presidential race, na-operahan ako eh. Napa-major surgery ako nila, tapos ngayon masakit lang yung ngipin ko. Sabi ko, improvement ito. Basically po, ang subtext nun, hindi ganun ka-stressful, hindi kasing stressful ng 2016 campaign, yung 2022 campaign, kasi nga po, for the simple reason, natin naman na may number ni Bongbong Mario Josep, pak. Oh, yeah! Nakita nyo, sa vice presidential naman, ala, mas maganda pa po ang number po ni Inday kaysa kay Bongbong. Panalo na rin si Inday, ala na. So, ang tingnan nyo yung topic ko guys, nakasulat dito, Publicus gives clue on how Lenny can win. Well, kung makikita nyo po yung number, mukhang tapos na yung laban. Pero kahit po tapos na yung laban, alam nyo po, every cloud has a silver lining. So, yung clue po na ibinigay ng pahayag, feeling ko, ito yung opinion ko lang naman po, pwede po ako magkamali. Kailangan na po itong i-fact check. Pero sa akin palagay, binigyan po talaga ng solidong clue ng Publicus Asia si Lenny kung paano siya mananalo. Sa akin pong pananaw, ang paraan po para manalo si Lenny, bigla po magdidilim yung langit. Ganyan, magdidilim. Ito tayo sa baba. Tapos biglang bubukas yung ulap. Tapos makikita mo si Panginoong Hesukristo, mga ganun levels guys, na naglalakad pa baba. Tapos sabihin, magandang araw, magandang gabi mga anak, iboto nyo si Lenny. Ganun po ang kailangan po ni Lenny para manalo. So in short po, ang sinasabi ko rito guys, yung Publicus gives clue. Ang clue po na binigay ng Publicus basically ay kailangan po ni Lenny ng divine intervention. Kailangan na pong makialam ng Diyos na may kapal para po manalo si Lenny sa 2022. Wala na, static na. So yun po ang clue, divine intervention. So Lenny, kung ako po sa'yo,
ang kausapin mo na lahat ng mga kaibigan mong badre at pare. Kasi wala na talaga. Girl, ano pa magagawa mo in 60 days? Totohanan lang. Ano pa magagawa mo? Wala na. Smartmatic na lang siguro kung kaya mo. So yun po yung clue na binigay ng Pulse Asia. Kailangan po ni Lenny ng divine intervention. Wala na yan. Eh, ang masakla pa dyan, guys, lahat ng mga, sana mamala kung public sila yung nagsasabi, eh, di po pwede mo i-dismiss na, ah, parang di Strafford, eme. Hindi eh, lahat ng survey, ganun ang sabi. Walang close fight at all. Tingnan nyo nga. Yung number ni Lenny, oh, pababa pa. Tapos kahit doblehin mo, mas mataas pa si Bongbong. Actually, etong Lenny, Isko, Pacquiao at saka Pink, pag samasamahin mo yan, mas malaki pa rin si Bongbong. Ganun pong kasama. Ooh, yeah. Ang mga numbers nung ngayon, ganun po ka-wild yung mga numbers ngayong eleksyon. Oh, so kailangan nga ni Lenny himala. Pero walang himala. Ganun. Merong himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Ang himala ay nasa puso ninyong lahat. Sana all. Junjun, nasan si Junjun? Junjun! Junjun, nasan ang anak ko? Labas niyo si Junjun. Mga ganun levels. Wala na. Pero ang arrive sa akin, nung, ang dating sa akin kasi nung mga ginagawa nilang pangangampanya, sobrang elitista. Hindi ka... Ewan ko, tali-talino niyo sa... Mayroon pa kayong mga PhD sa mass communications. Hindi niyo alam yun. Paala na sa buhay niyo, basta talo na kayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong magpag-away. Huwag na kayong magpag-away sa mga kaibigan ninyo. Oh, yeah! Basta pag tinanong kayo, di, buo na may isip nyo. Ayan, steady yung number. Tinanong kayo, o baka nyo gusto si Bongbong? Huwag nyo na sabihin na, ay kasi may ginawa siya sa Ilocos Norte, Renewable, Emirate, wag na! Mag-aaway pa kayo, mag-debate pa kayo. Sabihin nyo na lang, pa-share. Pa-share ito, magkasilbi kayo sa akin. Ano, sabihin nyo lang pag tinanong kayo, ba't kayo Bongbong? Sabihin nyo lang para tapos na, gusto ko kasi magnanakaw. Gusto ko college dropout. Gusto ko tax evader. Ganyan. Gusto ko sinungaling. O para tapos na, wala na debate. Ba't pa kayo makikipag-away? Wag na. Made up na yung utak nyo eh. Sabihin nyo na lang, o, ba't gusto nyo, pag tinanong kayo, ba't gusto mo si Bongbong? Ay, gusto ko magnanakaw. Ayoko na rin makapag-debate. Pagod na rin ako. Sabihin nyo lang, gusto ko magnanakaw. Tapos, ano, may follow-up question. O, ba't gusto na ba't mo naman gusto na magnanakaw? Eh, kasi ka ako, bobo ko, wala akong pinag-aralan. Dukha ako, patay gutom ako. Ganun. Sabi mo, ulitin ko lang ha. Ba't mo gusto si Bongbong? Eh, kasi gusto ko magnanakaw. Eh, ba't gusto mo na magnanakaw? Eh, kasi bobong patay gutom ako. Ganun na lang sagot ko. Wala nang debate. Parang wala nang away. Pag sinabi mo yun, tingnan mo kung paano ko pababarahin ng kaibigan mo. Hindi na kayo magdebate yun. Eh, gusto mo pala magnanakaw, di tapos. Parang wala nang away. Paano na si Bongbong?